Hello guys, welcome back again to my channel. And for today's video guys, ituturo ko po sa mga lahat ng OFW po na pauwi po ng Pilipinas. Isa po sa mga pinaka makakatulong po sa inyo sa pag-uwi niyo po ay yung Oasis. Ang UWA po ay mayroon programa na nagbibigay po ng cash assistance ang Dolly at UWA sa mga lahat ng returning OFW na naka-land base sa Pilipinas. So ito lang po yung inyong ita-type at hahanapin sa Google. Type niyo lang po yung oasis.owa.gov.ph online registration. Mag-registered lamang po kayo at sagutin lamang po lahat ng nakalagay sa form. Katulad po niyan, ang gusto niyo po English or Filipino, nasa sa inyo na po 'yon. So ayan po, click niyo yung registered and then ayan na po yung form ng Oasis. So ito, ilalagay niyo po dito yung apelyido niyo at saka yung unang pangalan niyo. Kung yung pangalan niyo po ay mayroong senior, junior, or the second, the third, dito niyo po ilalagay sa suffix gitnang pangalan niyo yung apelyido niyo po. Tapos yung numero ng inyong passport. Kapanganakan, kailan po yung inyong kailan po kayo pinanganak, kasarian babae o lalaki po kayo, katayuan sibil, ikaw po ba ay kasal or single, separated or widow, relihiyon, ikaw po ba ay katoliko, Christian o kahit anong relihiyon, Muslim. Yan diyan po at iba pa pakitukoy. So ayan. Ayan, ilagay niyo po yung inyong Facebook account dito sa Facebook account, numero ng cellphone number niyo po. Address kung saan po kayo dito nakatira sa Pilipinas, saang rehiyon, for example nasa Visayas region kayo or Mindanao region or Luzon region. So ayan, ilalagay niyo po yung address diyan, probinsya saan, for example katulad sa akin, probinsya ko ay Bacolod City yan, lungsod bayan Bacolod City, probinsya Negros Occidental, barangay yan kung saan kang barangay, pangalan ng subdivision kung saan ka nakatira, numero ng bahay niyo po, uri ng trabaho, ilalagay niyo po dyan OFW land base, aktwal na trabaho sa abroad, OFW or DH, bansa kung saan nagtatrabaho, flag o vessel kung seafarer ka, ilalagay mo po dyan Saudi Arabia or Kuwait kung ikaw po ay nagtatrabaho bilang DH, pangalan ng employer o kumpanya sa abroad, yan, ilalagay niyo rin po yan, address ng employers o kumpanya, pangalan ng ahensya sa abroad, address ng ahensya sa abroad, kung saan po kayo nakatira yung employer nyo, and then, ahensya ng recruitment manning sa Pilipinas. Kasalukuyang estado ng empleyo, may trabaho ba siya o wala, taong pwedeng kontakin kapag may emergency, for example, pangalan ng nanay nyo, or pangalan ng anak nyo kung meron kayong anak, at ilagay nyo rin po yung numero ng kanilang telephone number, kanilang telepono. Kaugnayan sa contact person, nanay mo ba siya, anak mo ba siya, or asawa. Yan. So dito, natatanging pangalan, piliin lahat ng applicable. May kapansanan ka ba? May edad? Mayroon ka bang anak na dala-dala sa iyong pagbabiyahe, pauwi ng Pilipinas? Buntis ka ba? May kondisyong pangkalusugan, halimbawa hypertension, diabetes, at or iba pa. Dito sa iba pa, ilalagay mo dito sa baba kung ano yung sakit mo. Paano uuwi o nakauwi? Diyan. Yan. Paano ka nakakauwi? Employer, agency or sariling gastos, host or government. So pipiliin niyo po yung employer, agency kung may amo kayo. Pangalan ng airline, dito mo ilalagay kung anong Philippine airline ka ba sumakay or Qatar Airlines, so yun, Etihad Airlines, ilalagay mo yun dyan yung kanyang flight number, pizza ng flight, araw ng iyong paglipad, paliparang pinanggalingan, for example, kung sa Saudi ka nang galing, at paliparan kung saan ng transit kung mayroon, kung saan ka, mangalan din ng paliparan kung saan ka pwede nag-stopover. So ayan, paliparan na lalapagan, siyempre ilalagay mo dyan Pilipinas kung sa Pilipinas ka uuwi. Ayan, pizza ng pagdating, kailan ka darating ng Pilipinas. So ayan, inaasahang oras ng pagdating, ayan, anong oras ka darating sa Pilipinas. And then, ilalagay mo siyempre dito hindi pa ako nakakatanggap ng Dolly ACAP, one-time financial assistance.
Tapos i-click mo lang yan yung ang lahat ng impormasyon na aking ibinigay ay wasto at tama batay sa aking pagkakaalam. So ayan, kailangan mo po siyang lagyan ng ganyan para po masasubmit mo po siya. Pero ngayon, bago mo siya masubmit, kailangan mo pong ilagay dito ang photocopy ng iyong documents katulad ng passport. Dito mo ipapasa. Dito sa choose file. Ganyan. Pero, syempre, picturean mo yung passport mo. Tapos, dyan mo, pipindutin mo lang yung choose file at dyan mo isi-send. Airline ticket or boarding pass, thumb sticker attached in the passport. So, ayan. Dyan mo rin ulit. Kung mayroon ka pang, andyan pa yung ticket ng airline mo, dyan mo rin ilalagay sa choose file. Proof of overseas employment, valid verified employment contract o EC work permit. So, kung mayroon kang, for example, ikama, pwede ikama dito, ikama ID. So, ayan, ikama, yung ikama ID mo, picturean mo at iyon ang ilalagay mo dyan sa proof of overseas employment. Ayan, basahin at lagyan ng check ang nararapat na sagot. Hindi pa ako nakakatanggap ng tulong financial mula sa aking employer. I-check mo yan lahat, basta i-check mo. Ako ay nawala ng trabaho at pauwi dahil sa pandemya ng COVID-19. Lahat na yan, i-check mo. So, ayan, tapos kung tapos ka nang mag-fill up, just click the submit application. Ito guys, ito. Ayan, submit application. Dyan, ito yung i-click mo. Kapag tapos mo na siyang tapos mo na siyang fill upan. So ayan guys, sana makatulong sa inyo to yung aking